Isang maganda at mapagpalang araw po sa iyo aming guro at sa aming mga kamag-aral. Kami po ang ika-apat na pangkat. Kabilang po rito ay sina Joshua A. Domingo, J. Mark B. Salazar, Leia Amorau, Jenna May Buhay, Arman Taliado, at Angela Camonte. At ang aming tatalakayin ay mga sumusunod. Kaayusan ng mga piling salita, orientasyon ng mga ideya, aplikasyon ng rhetorical devices o traditional na pananalita, pasalita at pasulat na diskurso, pagkakaiba ng pasalita at pasulat na diskurso, organisasyon ng diskursong pagsasalita at pasulat, mga diskursong expositor o argumentatibo, komposisyon mula sa interview, at komposisyon nagpapaliwanag ng kahulugan. Kaayusan ng mga piling salita. Bakit mahalaga ang pagpili ng salita? Ito'y nagpapakita ng paggalang sa mensaheng iyong ipinahahayag at nagsisiwalat ng malaking hinggil sa iyong saloobin sa mga tao na iyong kinakausap. Ito'y naka-iimpluwensya sa reaksyon ng iba sa iyong sinasabi. Dapat pagtuunan sa pagpili ng salita. Salitang madaling maunawaan. Isang pangunahing kahilingan sa mabuting pagsasalita ang pagiging madaling maunawaan ito. Kung ang salitang ginagamit mo ay hindi madaling maunawaan ng iyong tagapakinig, ikaw ay parang nagsasalita sa kanila sa isang banyagang wika. Pagkasari-sari at katumpakan ng pananalita. Ang paggamit ng tamang salita ay makatutulong din sa iyo na masabi agad ang punto ng walang maraming salita. Dahil sa pagiging simple, nagiging mas madali para sa iba na maunawaan at matandaan ang mahalagang katotohanan. Ito'y nakatutulong sa paghahatid ng tumpak na kaalaman. Mga salita na nagbabadya ng pwersa, damdamin at kulay. Ang piling-piling mga salita ay nakapagbibigay ng maliwanag na impresyon sa isip ng iyong mga tagapakinig. Ang mga salita na buong linaw na nagpapahayag ng mga ideya ay maaaring magpatawa o magpaiyak sa mga tao. Orientasyon ng mga ideya. Tumungo tayo sa pagbubuod at pag-uugnay ng mga ideya tungo sa mapanuring pagsulat. Maraming gawain sa akademya ang nangangailangan ng masusing pagbasa, panunood, pagsasalita, pakikinig at pagsusulat. Ibinabahagi ang mga ito sa guro, estudyante o kamag-aral. Sa paraan ng pagbabahagi, kinakailangan ang pagpapaikli upang ang mga pangunahing ideya at pagkakaugnay-ugnay ng mga ito ay maipahayag ng malinaw at maayos. Tumutulong din dito upang malinawan ang mga datos na ginagamit sa mga sulating akademiko at pananaliksik. Kabilang dito ang buod, lakom o sinopsis, presi, hawig, at sintesis. Tayo ay tumungo sa unang bahagi. Ito ay ang buod. Ito ay siksik at pinaikling version ng teksto. Ang buod ay ang diwa, sumaryo o pinaka-ideya. Inilalahad ang buong storya, artikulo, at tula. Sa buod, pinipili rito ang pinakamahalagang ideya at sumusuportang ideya o datos. Mahalaga ang pagtutok sa logical at chronological na daloy ng mga binuod na teksto. Ang mga teksto o halimbawa ng mga tekstong maaaring ibuod ay ang fiksyon, depiksyon, sanaysay, report, artikulo, balita, video, pangyayari o pulong. Ngayon naman, tayo dumako sa ikalawa, ang hawig o paraphrase sa Ingles. Ito ay galing sa salitang Griego o Latin na paraphrasis na ang ibig sabihin ay dagdag o ibang paraan ng pagpapahayag. Katulad ito ng buod kung saan ipinapahayag sa sariling pangungusap ang mga pangunahing ideya ngunit nagkakaiba ito sa pinipiling pahayag. Ngayon naman, ano ang pagkakaiba ng buod at hawig? Sa buod, inilalahad ang buong storya, artikulo, tula at iba pa sa pangungusap. Samantalang sa hawig, inilalahad sa sariling pangungusap ang partikular o espesipikong ideya o impormasyon ng isang artikulo o teksto. Tumungo naman tayo sa ikatlo,
ang lagom o synopsis. Isa itong pinaikli ng mga pangunahing punto, kadalasan ng piksyon at karaniwang hindi lalampas sa 2 pahina. Ito rin ang ginagamit sa mga panloob o panlabas ng pabalat ng isang nobela na tinatawag na jacket blurb. Ang ika-4 naman ay ang presi o presis. Ito ay galing sa lumang pranses na ang ibig sabihin ay pinaikli. Ito ang buod ng buod. Higit itong maikli kaysa sa buod at halos ang pinakatisis ng buong akda ang tinatalakay. Muling pagpapahayag ito ng ideya ng may akda sa sariling pangungusap ng bumasa. Ngunit maaaring magdagdag ng komento sa nagsusuri ng akda. Wala itong mga elaborasyon, halimbawa, ilustrasyon at iba pa. Kumbaga sa katas ng nyog, ito ang kakanggata. Higit itong maikli kaysa sa buod at halos ang pinakatisis ng buong akda ang tinatalakay. Tumungo tayo sa katangian ng presi. Malinaw ang paglalahad, kompleto ang mga ideya, may kaisahan ng mga ideya, may pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya, at siksik sa 2 hanggang 3 pangungusap ang pangkalahatang puntos. Ngayon naman, tumungo tayo sa ika-5, ang synthesis. Ito ay mula sa salitang Griego na synthetenai na nangangahulugang magkasamang ilagay. Ang syn ay ang kasama o magkasama at ang tintetanay ay ilagay o sama-samang ilagay. Sa larangan ng pilosopiya, ang synthesis ay bahagi ng metodong dialectical ni George Wilhelm Friedrich Hegel, kaugnay ng pagbuo ng katuwiran. Sa larangan naman ng pagsusulat, ito ay anyo ng pag-uulat ng mga impormasyon sa maikling pamamaraan upang ang sari-saring ideya o datos mula sa iba't ibang pinanggagalingan ay mapagsama-sama at mapag-isa tungo sa isang malinaw na kabuuan o identidad. Mahalaga sa synthesis ang organisasyon ng mga ideya dahil nanggagaling ang mga ito sa iba't ibang batis ng impormasyon. Halimbawa, sa isang interview o panayam sa isang tao, iba-iba ang itinatanong ng nag-i-interview gaya ng tungkol sa pamilya, profesyon, opinyon sa paksa at iba. Aplikasyon ng rhetorical devices o traditional na pananalita. Rhetorical devices o pangatling. Ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa 2 salita, parirala o sugnay na pinagsunod-sunod sa pangungusap. Ginagamit ito kapag ang tanong ay nagsisimula sa bakit, dahil, sapagkat, mangyari, at iba pa. Ito rin ang pag-uugnay ng iba't ibang bahagi ng pagpapahayag ay mahalaga upang makita ang pag-uugnayan na namamamagitan sa pangungusap o bahagi ng teksto. Sa Filipino, ang mga pag-uugnay na ito ay kadalasang kinakatawan ng pangangkop, pangukol, at pangatlig. Narito ang ilan sa mga pangatlig na madalas nating gamitin sa pagkikipag-usap. Subalit, ngunit, dahil, ano pat, habang, upang, o, kaya, samantala, dapat what, at maging, kung, sakali, kapag, at bagkus. May mga iba't ibang uri rin ng mga pangatnig o rhetorical na devices. Una ay ang pamukod, panubali, paninsay, pananhi, panlinaw, panapos, panulat, panimbang, pamamanggit, at pantulong. Una ay ang pamukod, ginagamit sa pagbubukod o pagtanggi, gaya ng o, ni, maging, at man. Halimbawa nito ay ang ikaw man o ako ay hindi magkahangad na siya ay mabigo. Pangalawa ay ang panubali. Nagsasabi ito ng pag-aalinlangan gaya ng kung, kapag, pag, sakali, bisin, or sana. Ang halimbawa rito ay, kung uulan, hindi matutuloy ang ating palatuntun. Ang pangatlo naman, paninsay. Kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap, ang 2 bahagi nito, gaya ng ngunit, dapat what, subalit, bagaman, samantala, kahiman, or kahit. Halimbawa, maganda ang mga kaibigan mo, ngunit suplada naman. 4, pananhi. Nagbibigay ito ng dahilan o
katuwiran para sa pagkaganap ng pagkilos. Ang mga ito ay dahil sa, sanhi sa, sapagkat, mangyari. Halimbawa, namaos siya dahil sa matagal na pagtatalumpati. Ikalima, panlinaw. Ito ay ginagamit upang dagdagan o susugan ang kalinawan ng mga nasabi. Halimbawa, nahuli na ang tunay na may sala kaya makakawala na si Berto. Ika-anim, panapos. Nagsasaad ito ng wakas na pagsasalita. Halimbawa, at sa wakas, naibigay rin ang kanilang sahod. Ika-pito, panulad. Nagpapahayag ito ng paglalambing ng mga gawa o pangyayari. Halimbawa, kung ano ang utang, siya rin ang kabayaran. Ika-walo, panimbang. Pagatnig sa gamit kung naghahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan. Halimbawa, nagpiknik sa bukid sina Jose at Maria. Ikadalawang halimbawa, pati ang gamit ng iba ay kanyang iniligtas. Ikasyam, pamanggit. Ito ay gumagaya o nagsasabi lamang ng iba tulad ng daw, raw at di umano. Ikasampo, pantulong. Ito ay ang uri na nag-uugnay ng di makapagpantay na salita, parirala o sugnay. Kasama dito ay ang kung, kapag, upang, para, ng, sapagkat, dahil at sa. Ang paggamit ng rhetorical devices o mga traditional na pananalita ay marapat na ating malaman at mapag-aralan upang malaman at maunawaan ang tunay na kahalagaan at gayon din ang tamang paggamit ng mga ito sa paraan ng paglalahad kung ano at paano ito maaaring gamitin. Pasalita at pasulat na diskurso. Ang diskurso ay ang tawag sa pagkakaroon ng makahulugang palitan ng pangungusap ng dalawa o higit pang tao. Ang pasalita na diskurso ay ang masining na pagpapahayag ng iyong ideya sa paggamit ng verbal na pamamaraan. Isang halimbawa nito ay ang debate o debate sa Ingles. Ang pasulat na diskurso naman ay mas nakatuon ang atensyon ng nagsusulat sa kanyang kakayahang pangwika upang matiyak na malinaw niyang maipapahayag sa kanyang isinusulat ang kanyang mensahe dahil maaaring maging iba ang pagkaunawa ng tatanggap nito. Ngunit sa pagsulat, mayroon ding mga salit na dapat isaalang-alang tulad ng anyo ng sulatin o format, uri ng papel at iba pa. Mahalagang wasto ang gramatika dahil ito ay nakasulat. Maaaring ikapahiya o di kaya ay maging ugat ng gulo. May dalawang uri ang pasalitang diskurso, ang privado at publiko. Ang privado ay ang pagsasalita sa pagitan ng dalawa o ilang tao. Halimbawa nito ay ang pagsasabi ng sikreto o pagtatanong sa iba. Ang publiko naman ay ang pagsasalita sa harap ng maraming tao. Halimbawa nito ay ang pagre-report sa klase. Pagkakaiba ng pasalita at pasulat na diskurso. Ang pasalita na diskurso ay panlipunan ang konteksto sa pagtanaw ng presensya ng tagapakinig. Walang malay o unconscious sa paggamit ng wika ang nagsasalita. Isinasaalang-alang ang social settings. Likas at natututuhan sa prosesong natural. At gumagamit ng tunog o ponema. Ang pasulat na diskurso naman ay individual ang konteksto sa pagtanaw. Nag-iisa ang manunulat upang gumana ang imahinasyon sa mambabasa. May malay o conscious sa paggamit ng wika ang manunulat. Isinasaalang-alang ang audience. Natututuhan sa isang formal na pag-aaral at gumagamit ng grapema o mga simbolo. Organisasyon ng diskursong pasalita at pasulat. Una,
magkakalapit sa lahat. Ang kaisahan ng komposisyon, kaisahan sa ideya, kaisahan sa layunin, kaisahan sa tono, mga hiblang tagapag-ugnay, kaisahan sa pagpapahayag ang mga nangangahulugan na ang lahat ng mga ideya sa talata ay makinis na tumatakbo mula sa isang pangkos. Pangalawa, pagkakaugnay-ugnay o coherence. Tumutukoy sa pagkakahanay-hanay ng mga ideya o pangyayaring tinatalakay. Pagkakaroon din ng tuloy-tuloy na daloy ng diwa ng isang komposisyon. Mga halimbawa ng pagkakaugnay. Halimbawa ng panao ay panghalip na pa at nao or personal pronoun. Halimbawa, ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, kata, mo, siya. Panghalip na pamatli, demonstrative pronoun. Malapit na nagsasalita, ito, ire, nire, nito, ganito, ganire. Malapit na kinakausap, iyan, niyan, ayan, hayan, diyan. Malayo na nag-uusap, ayon, hayon, iyon, yaon, niyon, noon, doon. Panghalip na panao, personal pronoun. Halimbawa, subalit, ngunit, natakwan, bagkus, pero, dibali. Panghalip na panao, personal pronoun. Halimbawa, dahil, bunga. Panghalip na panao, personal pronoun. Samantala, pagkatapos. Pangatlo, diin o emphasis. Pagbibigay ng higit na pansin sa pinakamahalagang kaisipan sa loob ng isang komposisyon. Uri ng diin o emphasis. Diin sa pamamagitan ng posisyon, tumutukoy ang paraang ito sa kinalalagyan o posisyon ng paksang pangungusap sa loob ng talata. Diin sa pamamagitan ng proportion, nakasalalay sa pamamaraang ito kung ano at gaano kalawak ang gawaing pagtatalakay sa isang paksang. Diin ayon ang papares-pares ng mga ideya. Paglalahat ng mga ideya sa pamamagitan ng pagpapares-pares ng mga ito ay nakapagbibigay ng malinaw na pagkakatulad o pagkakain ba ng kanilang pagkakaugnay. Pangapan, paggawa ng balangkas. Ang isang balangkas ay nahati sa tatlong kategorya: division, subdivision, at section. Isa, dalawa, tatlo, apat, at iba pa. Division, A, B, C, D. Section, 1, 2, 3, 4. Mayroong dalawang uri ng balangkas. Una, paksang balangkas. Isinusulat ito sa anyong parirala. Pangalawa, pangungusap na balangkas. Sinusulat sa buong pangungusap. Ang susunod na paksang ating tatalakayin ay patungkol sa diskursong expository at argumentativo. Ano nga bang dalawang ito? Atin nang alamin. Ang diskursong expository ay tinatawag na paglalahad sa maraming aklat sa Pilipino. Layunin itong gumawa ng isang malinaw, sapat, at walang pagkilig na pagpapaliwanag sa anumang bagay na nasaklaw ng kaalaman ng tao. Ito ay katulad din ng diskursong descriptivo na maaaring maging karaniwan o matino. Upang mas higit na maunawaan at maintindihan, ito ay nagmula sa salitang ugat na expose, na nangangahulugang ibahagi. Meron tayong gustong ikwento, meron tayong gustong malaman ng ibang tao, at ang mga impormasyong nais ibahagi ay pawang katotohanan lamang. Kung ano ang nangyari sa isang sitwasyon, yun lang ang inilalahad sa diskursong ito. Walang labis at walang kulang. Narito ang iba't ibang uri at halimbawa ng expository. Una, pagbibigay definisyon.
gaya ng diksyonaryo at encyclopedia. Pangalawa, panuto o direksyon, gaya ng recipe sa pagluluto ng kare-kare o manual ng isang appliances. Pangatlo, tala o listahan. Ang mga halimbawa nito ay phone directory at course curriculum. Pang-apat, balita. Ito yung mga dyaryo o pahayagan. Pang-lima, turing basa o review. At ang panghuli ay sanaysay. Dumako naman tayo sa diskursong argumentative. Ito ay tinatawag ding pagmamatuwid, kung saan nangangailangan ng mabisang panghihikayat sa pagsisiwalat ng prinsipyo o pinaninindigan. Kung ang expository kanina ay tumutukoy sa wastong pagpapaliwanag, ang argumentatibo naman ay mabisang panghihikayat upang maibahagi ang prinsipyo na pinaniniwalaan. At sa di kalaunan, makahikayat ng madla na paniwalaan ang iyong panin. Ngayon, may mga bahagi ang argumentatibong komposisyon. Una, ang panimula o pambungad. Layon nitong ihanda ang mambabasa. Tinatalakay dito kung tungkol saan ang komposisyon, ano ang mga maaaring mangyari, ano ang mga dapat niyang i-expect na mabasa sa komposisyon. Pangalawa, gitna. Kailangang maayos na maihanay at maipaliwanag ang mga argumento at mga katwiran upang masigip na maunawaan ng mambabasa. Pangatlo, ang pangwakas. Kinakailangan maging tuwiran, payak, mariin, at mabisa. Yun bang mapapaisip yung mambabasa at mahikayat na sumang-ayon sa panig o prinsipyo na nakasulat sa argumentatibong komposisyon? Yun lamang ang tungkol sa diskursong expository at argumentatibo. Composition mula sa interview. Ano ang interview? Isang pagtatanong upang makakuha ng impormasyon tulad ng opinyon, kaisipan, o tanging kaalaman ukol isa isang paksang nakakatawag ng kawilihan sa madla na karaniway nagmumula sa tanyag ng tao o kakilalang otoridad na kinakapanayam. Inang interview, pakikipanayam na nagbibigay ng kabatiran or informative, opinion or opinion interview, latalian or future interview, pangkat or group interview. Ang sa pag-e-interview. Una, tumawag sa kumpanya upang makausap ang public relation officer. Pangalawa, humingi ng impormasyon na naglalaman ng profile ng kumpanya, pinakabago nilang press release, brochure, website, address, at iba pa. Pangatlo, bisitahin ang website ng kumpanya at i-download lahat ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Pang-apat, hanapin ang pangalan ng inyong in-interview. Pang-lima, tignan din sa website ang lahat ng kinahiligan niyang institution. Pang-anim, basahin lahat ng nakalap na impormasyon at sumulat ng pahayag tungkol saan ang artikulo at gumawa rin ng balangkas tungkol sa isasama. Tunguyin ang gagawin mong artikulo. Pang-pito, sumulat ng script na naglalaman ng mga itatanong sa pag-e-interview. Nilalaman mula sa komposisyon sa interview. Unang bahagi or introduction. Pangalawang bahagi. Unang pangunahing paksa tungkol sa nakaraan ng ine-interview. Ikatlong bahagi. Pangalawang pangunahing paksa tungkol sa kasalukuyang ine-interview. Ikaapat na bahagi. Buod or final na komento tungkol sa hinaharap ng i-interviewin. Bang sa pagsulat. Una, tignan ang impormasyon mula sa iyong tala mula sa isinagawang interview. Pangalawa, sumulat ng mga talata. Pangatlo, kapag tapos ka ng sumulat, basahin ang iyong composition o artikulo sa taong iyong ine-interview. Pang-apat, rebesahin ang artikulo. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, kami ang ika-apat na bangkat. Ang inyong kaagapay sa kaalaman.